Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa abako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa paanong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan. At hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakikita ni Pablo na ang kanyang pagpapangaral ng mabuting balita hindi lang isang pribilehyo. Ito isang tungkulin. Mananagot siya kung hindi siya magpahayag kasi ito'y pinagkatiwala sa kanya. Upang magawa ito ng mabuti at matanggap ang kanyang mensahe, nagpapaalipin siya sa mga tao. Ina-adjust niya ang kanyang sarili sa kalagayan ng mga tao upang lalong maintindihan siya at upang mas may marami pang maabot siya. Hindi lang ang mga tao ang nag-a-adjust sa kanya, kundi siya ay nag-a-adjust sa mga tao. Ginagawa niya ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita. Hindi lang siya nagpapahayag, sinisikap niya na maging maayos ang kanyang pagpapahayag at maging champion siya sa kanyang gawain. Inihahambing niya ang kanyang sarili sa isang manlalaro sa takbuhan. Hindi lang siya tumatakbo. Tumatakbo siya upang manalo. Kung ang manlalaro ay nagte-training upang manalo at ang gantimpala naman niya isang koronang dahon lang o kaya isang tropeyong ginto. Pero ang mga ito ay mga panandali, ang recognition lang. Ano pa kaya tayo na ang nag-aantay sa atin sa finish line, ang gantimpalang walang hanggan? Nihambing din niya ang sarili niya sa isang klase pang manlalaro. Isang boxer.
Hindi siya isang boxer na sumusuntok lang sa hangin. Nagtitraining siya upang matamaan niya ang kanyang sinusuntok. Kaya bilang isang apostol, sinusupil niya ang kanyang sarili. Dinidiscipline niya ang kanyang sarili. Tulad ng pag-training ng isang atleta. Nagpa-practice siya at may disiplina siya sa sarili upang maging matagumpay naman ang kanyang ginagawa. He wants results. Hindi madali ang gawain ng pagpapahing ng magandang balita. Ito isang tungkulin na dapat gampanan. Kailangan nitong disiplina at kailangan na masipag upang maging mabisa at epektibo ang kanyang ginagawa. May sinabi si Jesus tungkol sa mga tao sa mundo at sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Ang mga taong sa mundo ay mas organisado. Sila ay seryoso sa kanilang projects. Talagang nagpaplano sila at naglalagay ng budget. Talagang kumikilos sila upang magtagumpay. O kung sa business pa, upang kumita. Hindi ganyan kasipag ang mga tao ng liwanag. Hindi gaano nagpaplano at walang budget na inilalaan sa kanilang gawain para sa Diyos. Dahil sila ay volunteer lang sa simbahan, kahit na ano na lang ay pwede. Hindi dapat ganito. Kahit na tayo volunteer lamang, tayo dapat maging masigasig sa ating gawain at gawin ang lahat ng may plano na kailangan upang mag-succeed. Ganyan si Pablo sa kanyang pagmimisyon. Talagang para siyang atleta na nasa kompetisyon. Gusto niyang manalo at makuha ang first prize. Salamat Panginoon sa pagkakataon na binibigay mo sa akin na ako'y makapaglingkod sa kapwa at sa simbahan. I-inspire mo ako na maging masigasig sa aking mabuting gawain upang ako ay maging kalugod-lugod sa iyo at magkaroon naman ng mabuting resulta ang aking ginagawa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.